Hello everyone. For this interview, I invited a young designer considered one of the most active in his generation and is one of Laguna's finest fashion designers. Please welcome Ranel Espaldon. Ayan. Hi, Ranel. Kumusta ka? Kumusta? Okay naman po, ito, Nakikita ko nainis. busy. Pero nakikita ko busy ka sa mga ginagawa mo. Ang dami mong ginagawa, eh, no? Mga Sakto na. pageants, di ba? Nakikita ko na may mga pinopost mo. Anyway, Ranel, para sa ating mga audience, no? Sabi ko nga sa iyo, karamihan bagets. So, pakikwento naman sa kanila paano ka nagsimula bilang isang fashion designer. Actually, it started 2016 as a hobby lang. Hobby lang. Oh, noong 2016 lang. 7 years ago. 2016 lang nang nag-start ako. So, nag-start muna sa school pageant, costume make, ganon. Tapos, I was working as a call center at that time. So, first client ko, trinay ko lang, gumawa ng costume. Tapos, word of mouth, doon na nag-start. May nagpagawa ng mga costumes. Pero nag-start talaga ako sa school pageants lang. And the rest is history. And the rest is history. Diba? Oo, ganun lang. Ganun lang naman ang ano. At saka, buti na lang nasimulan mo bago mag-pandemic, no? Bago mag-pandemic, nasimulan mo. Lakas din ng loob kasi fortunately, may nakilala akong isang designer. Si, I forgot her name eh. Inintroduce ako kay Sir Iggy Ignacio. So, that was my first ano fashion show sa Taguig. Doon yes. Ayun. So, Ranel, sino ba ang naging inspiration mo para pasukin mo tong ganitong klaseng negosyo, ganitong klaseng larangan? Actually, inspiration, family, syempre. Okay. Pero personally, aksidente lahat eh. So, hindi ko talaga plina na maging fashion designer. So, nagtataon lang na nagkaroon ng kliyente, magustuhan ng kliyente, tapos Jennifer, ayun na, dire-diretso na siya. Dire-diretso na. Lakas lang talaga ng loob. Oo, ganun lang ang buhay na malakas ng loob.
Teka muna, ano ba ang linya ni Ranel Espaldon? Saan ba si Ranel komportable sa paggawa ng damit? Ang linya ko ngayon is more on pangbabae. So Okay. gustong gumawa ng gowns, bridal, pageant, dresses, more on custom made talaga. So Custom. RTW, hindi ko pa siya na re-venture ang RTW. So custom made talaga ang ginagawa ko ngayon. Yun. So anyway, at least alam mo yung linya mo na pang pageant, pang formal, pang wedding, di ba? Ang bridal, na doon ang kita eh, no? Di ba? Anong masasabi mo so far ha, sa 7 years mo, 2023 na ngayon? Ano pinaka-memorable so far na experience meron ka bilang isang fashion designer? Memorable ko yung first fashion show ko outside Laguna, which is with Sir EB. I remember that was May of 2016. So, nag-display ako sa Taguig, sa isang mall sa Taguig. Then, nakilala ko si Sir Iki. Tapos, tinanong niya ako, nasan yung damit mo? Yung damit ko, nasa backpack ko. Ay, hindi mo pa Lang alam. siya. Backpack ako noon, nandun yung damit ko. Tawa ng tawa si Sir Iki that time kasi yun yung first interaction ko sa mag-showcase ng damit ko, nasa backpack ko. Oo. So, tawa. So, that was my first Naku, ano, Ranel, marami pang ibang designers na buti nga ikaw naka-backpack pa eh. Pero ganun talaga pag nagsisimula, di ba? Hindi ka pa ganun ka confident, wala ka pang mga gamit, di ba? So ganun naman talaga, nagsisimula sa ganyan. Sa 6 na taon mo sa industriya, paano mo napapanatili ang tiwala ng mga kliyente mo? Tiwala kasi communication at saka ano yan eh. Sa experience ko, yung kliyente ko, mga naging friends ko. So sila yung talagang magre-refer sa iyo, magbibigay sa iyo ng other clients, i-refer ka nila sa family nila, i-refer ka nila sa friends nila. So you have to take good care of your loyal clients and your upcoming clients as well. Pero yun nga, anong klase ba ang kliyente ni Ranel? Sino ba yung mayayaman, na matrona, na ano ba? Sino ba yung mga talagang valued and loyal clients mo? Valued clients ko, hindi ko tinitingnan yung status nila eh. Kung mayaman sila, or middle class lang sila, or low class lang sila. So, when it comes to making gowns or dresses, kailangan mo din tingnan yung budget nila. So, hindi pwede ito yung budget ko. Ito yung hanggang dito lang ako. So, you need to, matuto ka ding mag-adjust sa client. Kasi hindi mo din alam eh. For example, middle class lang sila, pero madami silang kilalang mayayaman. So, hindi mo pwedeng lagyan ng status yung kliyente mo kung mayaman ba sila, or mahirap ba sila, or middle class ba sila. Kasi sila yung bread and butter mo eh. Sila yung makakatulong sa'yo. Sila din yung magre-refer sa iyo. Sa ibang tao. Malaking bagay na word of mouth, referral, no? Malaking bagay din yan. Kaya dapat talagang dapat laging maganda ang gawa para ma-refer ka nila, di ba? E, proven mo na naman yan, 6 years, nakita ko na yung mga gawa mo. More or less, Ranel, hindi ka talaga pwedeng ikahiyang i-refer nila. Kasi maganda naman ang mga gawa, Ranel. At kahit pa paano, in the 6 years that you are in the industry, coming from me, I would say na meron ka ng niche sa industriya. No? May nakuha ka ng niche. Eh. Meron na. Tapos, Ranel, mahilig ka rin magdadalamit ng mga babae sa mga pageants. No? Ano bang satisfaction na nakukuha mo pag nagdadamit ka ng mga pageant girls? Yung bang nakikita mo yung gawa mo sa stage na pinapalakpakan, nagugustuhan ng nagsosuot, tapos parang nagiging, kasi iba yung makikita mo yung gawa mo sa mannequin lang compared makikita mo na suot ng tao. Minsan hindi mo ma-appreciate pag nasa mannequin lang. Pero pag nasuot na ng tao, buhay na siya eh. So nandun makikita mo ang
flow ng dress mo, makikita mo na yung detail, lalo na pag nailawan, na full lights, tapos rumarampa yung nasusuot. Nakaka-overwhelm Oh, ng okay. As a designer, nakakaano sa iyo yun, nakakatulong, nakaka-boost ng moral. Lalo na pag nagugustuhan ng nagsusuot at nagugustuhan mga nanonood. Matanong kita, bukod sa kliyente, di ba? Ang clients, paying clients yan eh, di ba? Meron ka rin mga tinutulungan eh, di ba? Ma-boost ang kanilang mga careers, yung, yan, katulad, eh, let's, ano, example na natin si Eloisa Hauod. Di ba? Malaki na naitulong mo talaga kay Eloisa at ina-acknowledge naman nung bata yun, no? Ikaw talaga ang kanyang tinitingala dyan sa Laguna, no? Ano yung personal mong napapala pag tumutulong ka bukod sa pagkikliyente? Kasi tumutulong ka Ranel eh. Hindi mahirap sa'yo tumulong. Kasi yung mga models, katulad ng mga models sa Eloisa, sila Cassandra Chan, sila CJ Ito, naging friends ko na din sila eh. Yung parang pagkailangan nila ng tulong ko, nandyan ako. Pagkailangan ko din ng tulong nila, nandyan din sila. So give and take na talaga. So there are times na meron talagang taong pag tinulungan mo, hindi nagbibigay in return. So, nandyan yan eh, yung maiiwasan. Pero, as long as nakikita mo na give and take yung relationship, yun yung dapat mong hawakan eh. Huwag mong pabayaan yung mga taong marunong ding tumanaw ng utang na loob. Pero ikaw, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba napapagod sa kakatulong? Eh, sa bagay, bagets ka pa eh, so may energy ka pa. Pero hindi ka ba napapagod? Kasi hindi naman lahat kasi, di ba, na bumabalik yung tulong mo, di ba? Hindi naman lahat eh nagre-return ng tulong ng ano, kumbaga hindi mo naman kailangan ng tulong, but you know, ano lang pasasalamat, di ba? Masaya na tayo doon, di ba, Ranel? So, hindi ka ba napapagod na minsan may mga ganyan? Kasi sa industriya natin, nandun yung pagod eh. Pero kung passion mo talaga yung ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo, nag-enjoy ka sa ginagawa mo, nakikita mo yung mga nagsusuot ng damit mo na masaya, okay lang. Kasi, ano din yan eh, advertising din para sa iyo yan. So, dun ka nakikilala, dun ka nakakakuha ng kliyente. So, pag tumulong ka, don't expect na in return. Tulong ka na lang. Tulong na lang. Pag umano sila, pag in-acknowledge nila yung tulong mo, much better. Bonus na lang yon. So at least, nakatulong ka. Pero nandun pa rin yung parang hindi ka masaya kasi parang huwag ka na lang mag-expect na magre-return sila ng tulong na binigay mo. Huwag na lang. Masaya ka. Uh-uh. Masaya ka, nakita mo yung gawa mo, nag-enjoy ka sa ginagawa mo, yun na yun eh. Parang bonus na lang yun eh. Sa 6 na taon mo, Ranel, kanina natanong kita ng memorable mo experience sa industriya. Sa 6 na taon and going strong, no? So far, ano ang pinaka-highlight ng career mo bilang isang fashion designer? Highlight ng career ko, yung nagbibihis na ako sa BDB ng Pilipinas, bibihis na ako sa Miss Universe, Miss World, mga national titles, and even international. Yun yung highlight eh. Kasi parang may napatunayan ka na kahit paano. Oh, nakikita yes. Mo na yung gawa mo sa TV, nakikita mo na gawa mo na suot ng sikat na artista or sikat na model or sikat na beauty queen. Yun yung highlight eh. Yun na yung nagustuhan ng mga tao yung gawa ko. Na-appreciate nila yung pagod ko. Ayun, tama. Kasi 6 years, no, maikli pa yan, malayo pa, Ranel, no? Malayo pa tatahakin. No? Marami pa. And I'm sure mas magkakaroon pa ng ibang highlight yan pagdating ng panahon. Di ba? At masipag ka eh. Talagang
wala kang kapaguran, no? Lagi na lang, ano, tama yun, your presence, especially in social media, is very important. No? Malaking bagay talaga nowadays, no? Danel, paano kung meron isang bata dyan sa San Pedro na lumapit, no? Sabihin niya, bata, sabihin natin mga 10 years old, Kuya Ranel, paano po ba maging katulad ninyo? Paano po ba maging fashion designer? Anong advice ang ibibigay mo dun sa bata? Continue ka ng learning. Hindi ka pwedeng mag-stop ng matuto eh. Katulad ko, hindi naman ako, I don't, before, hindi ko naman nakita yung sarili ko maging fashion design. Hindi ako nag-aral sa fashion school. Wala akong background sa fashion or anything. So talagang pinag-aralan ko siya. Nang self-taught fashion designer, ako natuto lang sa YouTube. Natuto ako ng sarili ko na trial and error. So pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, gagawa ka ng paraan para matuto. Matuto. And as well as, kung merong negative feedback sa'yo, huwag mong take it as a challenge. So, gamitin mo yun para maging mas mabuti ka or mas magaling ka sa larangan na ginagawa ko. Tama, no? Kasi, lalo na with the advent of social media, Ranel, lalabas to sa YouTube, may mga kapanood, iba baka one day, i-chat ka na lang, Kuya Ranel, paano po ba maging katulad nyo? Kasi, I'm sure, nakikita nila yung mga gawa mo at nakikita nila yung mga post mo sa social media. Very active ka eh. Na mabuti. For me, mabuti. Mabuti yun kasi it's a free way of promoting yourself as a designer, di ba? Kaysa magbayad ka ng press, dito ka na lang, eh lahat naman ngayon sa social media na eh, di ba? Yun. Tapos go. Actually, magastos. Sobrang gas maging fashion designer. Pero pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, gagawa at gagawa ka ng paraan para maging successful sa larangan na gusto mo. Yun, ha, mga, kung sino man ang gustong tumulad kay Ranel, ganun lang, yun ang advice niya, di ba? Gawin mo lang yung gusto mo at maging matyaga lang naman, di ba, Ranel? Matyaga lang. Lahat naman nakukuha sa tiyaga. Lastly, Ranel, ano ang mensahe mo sa mga tao dyan, whether your fans or your bashers or whoever in the industry? Ano ang pwede mong masabi sa kanila? Sa akin, ang advice ko sa mga taong gusto maging fashion designer is kung calling mo maging fashion designer, kung meron kang eagerness to learn, go for it. Gawin mo lahat para makuha mo yung gusto mo. Dapat palagi kang mag-aaral. Huwag mo i-close yung sarili mo sa isang bagay lang. And sa mga bashers, pag nagkaroon katulad na nung post ko nung IG, pag ka ng basher, meaning to say, kilala ka. Oo, so, tama. Oh. Gamitin mo din yon para ma-boost, improve yung sarili mo. Napakita mo din sa kanila na kaya mo. Huwag yung may basher ka, iiyak ka, ganyan, gagan, or sasama yung loob mo. Gamitin mo yan para maging mas mabuti sa larangan na ginagawa mo. So, tiyaga lang talaga. Lahat naman tayo may bashers. Hindi naman talaga may iwasan. We cannot please everyone. Di ba, Ranel? Diba? Tama po. Okay, anyway, Ranel, salamat. Ano po, alas dos po ito ng hapon na aming ini-interview. Alam ko may mga marami pong ginagawa ito at nagpapasalamat naman ako na nagpa-unlock siya at biglang na-interview ko siya for this. No? Oo. Basta Ranel, standby ka lang ha. Marami tayong gagawin. Hindi po. Sige. Thank you everyone. Oh, sige. Thank you din po kasi isa ka din sa taong nakatulong sa akin. And ako, alam mo naman, tulungan lang naman. Tulungan lang naman yan, Ranel, di ba? Yes, pag naniwala ka sa isang tao, paniwalaan mo siya all the way. Di ba? Ayun, so tama. Thank you. Thank you for this afternoon. Thank you for this interview. Thank you din po and good afternoon. See you soon, Drek. Bye-bye.